SMNI, Truth That Matters. Nagbabalik po ang Pinoy Legal Minds at nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa para po sa mga kababayan natin na may mga problema o baga itong mga concern o questions tungkol sa mga legal na usapin ay po pwede po ninyong i-text o ipadala lamang po sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screens. Kanina, attorney ay tinanong ko kung may validity ba o expiration ang search warrant. Bago po nyo sagutin yan, inabagit po nyo yung arrest warrant at search warrant. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Ayan. Okay. Yung pagkakaiba, yung warrant of arrest. Ayun. Tao ang pinag-uusapan natin. Tao ang damputin. Okay, klaro na. Tao arrest ang warrant. Arrestuhin, kukunin ng peace officer. Tao ang damputin. Through a search or through a warrant of arrest. Ang search warrant, bagay ang kukunin. Bagay. Normally yung mga personal properties ang kukunin. Bagay pag search warrant, pag tao, warrant of arrest. Ang warrant of arrest din, walang expiration. Except pag ni-nullify or parang kinancel ng court. Ang warrant of arrest. Ang search warrant, may validity lang. Sa question na yan, 10 days lang. After 10 days, automatic maging void ang search warrant. Oh, kapag hindi nahanap yung ano? Kung hindi na nahanap within 10 days from the search or from the date of the issuance, maging void na yung search warrant. That's why, tingnan nyo ang search warrant. Anong date? Oh. Bilangin nyo, kailangan within 10 days yun kasi pag expired na, void na yung search warrant. So, kahit sino mang kumatok sa kanila and after 10 days, ay hindi na po pwede. Pag kumatok, pumasok ang police because of that search warrant. Matapos, expired pala yung search warrant. So, lahat ng evidence, kung may nakuhang ebidensya, hindi magagamit na evidence laban sa'yo. Ayun. Kasi, it violates your right against unreasonable searches and seizure. Pero, yung warrant of arrest, walang expiration. Any time of the day or night, except pag na nullified na or kinancel ng court ang warrant of arrest. Pero pag search warrant, 10 days lang. From Christian Reyes, good morning attorney. Ask ko lang po, paano kung ang mga nagsisearch ng warrant arrest ay ayaw po magpa-video habang naghahalugog daw sa property ng isang tao? Pwede po ba naming ireklamo yun? O ano po pwede naming aksyon? Salamat po attorney. So pwede ireklamo nyo kasi right nyo yun, kasi bahay nyo yun eh. Don't forget na you are the owner of the house. Ikaw yung may karapatan anong gagawin mo sa bahay ninyo. So you have the right na videohan yun, i-on yung lahat ng mga CCTV yan. Tingnan nyo para, kasi posibleng baka taniman kayo dyan ng bomba. Taniman kayo dyan ng droga. Basta posible yan. So mas maganda, may mga i-on yung CCTV ninyo, videohan nyo. Mas maganda, lahat ng mga galaw ng isang polis, kasi example, maraming polis, sampo. Mas maganda nga, every polis na nag-search doon, may kasama na witness. May kasamang witness. Baka, we do not know, baka haluan yan ng bomba ang bahay ninyo. Then, idemanda kayo na may possession of a deadly weapon, for example. So, for your protection din yan. Paano kung ang inisyo ng korte arrest warrant, pero ang ginawa, search warrant? Actually, may tinatawag tayo na search incidental to a lawful arrest. Okay, so pwede yon. Pwede yan. So search incidental to a lawful arrest. Ayan. From Daisy Siete, attorney, paano po kung may mali po sa nakasulat na pangalan ng accused, like sa spelling ng name, valid pa rin po ba ang search warrant? So yung tinatawag na example, mali. Kasi nakalagay kasi doon, specifically describe the place to be searched. Kailangan tamang spelling. Example, ang bahay na hanapin niyo is unit 105. Tapos, wala namang 105 doon. Ang nakalagay doon, 105A. Hindi pwede. Bawal. Kasi specifically, describe the place to be searched. In this case, mali ang number. Mali ang spelling. And specifically, describe the person or thing to be searched. So, kailangan person specific din. For example, ang John niya is J-O-N. Ang nakalagay sa search warrant. Pero ang totoong pangalan niya, J-O-H-N. Hindi pwede yan. Kasi word na ginamit ng batas, specifically describe the person to be searched. Pero specific, ibig sabihin, kailangan specific, tamang pangalan ang nakalagay. Ayun. At kung i-insist talaga, dahil mali pong spelling yung police na kinakausap niya. Kung insist, may nahanap ng mga bagay, nakita yung shampoo sa bahay ninyo, violation ng right against unreasonable searches and seizure. Pwedeng ireklamo. Ayan. Sabi dito, inadmissible as evidence. Okay. Kung may nakita evidence yan. Ayan. Ito pa. Mayroon hubang tinatawag na warrantless search? Yes.
may tinatawag na warrantless search. Ibig sabihin na warrantless search, mm-hmm. di ba, last, I think 2 weeks ago, we discussed about warrantless arrest. Mm-hmm. So may mga arresto na kahit walang warrant of arrest. Mm-hmm. Like, caught in the act, mga ganon. On the spot, oo. Oh. Oo, the spot, nakita ng police. Oh. Of course, arrestuhin ka. Oh, oh. But may mga search naman na kahit walang tinatawag na search warrant, oo. That kung may makita ang ebidensya, can be admitted as evidence laban sa'yo. Kahit walang inisyo ang korte. Kahit walang exception oo. To. Oo. As a general rule, kailangan may search warrant. Okay. But may exception. Ito yung exception. Okay. So number one, search as an incident to a lawful arrest. Mm-hmm. Example, arrestuhin ka ng police. Mm-hmm. Of course, anong gagawin ni police? Kapkapan ka, baka may balisong ka dyan. Mm-hmm. Baka matamaan pa sila o may baril ka dyan. Uh-oh. For their protection. Okay. So, right ni police yan, pag arrestuhin isang tao, kapkapan ka talaga kahit walang search warrant. Mm-hmm. Search incidental to a lawful arrest. Pero madalas ito nakikita natin sa mga establishment na stricto yung di ba? Hindi, kaya yung pag-aresto. Pag-aresto na sa police, hindi pwede, arrestuhan ka na. Okay. Pasok ka sa sasakyan. Mm-hmm. Kailangan kang kapkapan. Baka may baril ka dyan, babaril mo pa sila. Kaya nga. Di ba? Mm-hmm. For protection ng mga police, mm-hmm. right nila yan na kapkapan ka, but kailangan may arrest muna. Mauna mo ng arrest bago ang search. Ah, okay. Ito tinatawag na search as an incident to a lawful mm-hmm. arrest. Mm-hmm. Pangalawa, pag pumayag ka, example, kumatok si police sa bahay ninyo, mm-hmm. pwedeng pumasok. Ikaw naman, very hospitable ka. Pilipino tayo eh. Pasok ka, pasok dito. Accommodating. Pasok ka dito. Oo. Pinapasok pong police. Pagpasok sa police, nakita niya yung bahay niyo, puno ng shabu. No. Admissible as evidence. Mm-hmm. Bakit? Hindi dahil sinesearch si police kasi pumayag ka, napapasukin si police. Mm-hmm. Okay? Pag pumayag ka, napapasukin si police. For example, yung checkpoint. Okay. Sabi ni police, pwedeng tingnan yung... Likod. Tapos, sige, tingnan mo. Oo. Ikaw naman, sige, binuksan mo ang likod. Oo. Puno ng shabu. Nako. Admissible as evidence. Bakit? Oo. Kahit walang search warrant. Yes. Admissible as evidence pwede kasi... Pwede kang hulihin. Pumayag ka. Mm-mm. At huhulihin ka. Mm-mm. And magagamit na evidence yan laban sa'yo kasi oo. Pumayag ka, na-search yung sasakyan mo. Mm-mm. Pumayag ka, napapasukin si police sa bahay ninyo. Oo. So, consent. Oo. Yan, consent. So, admissible as evidence. Oo. May pangatlo pa. Oo. Enforcement of a custom and tariff laws. Mm-mm. For example, yung mga custom officers pupunta sa mga bodega, hindi kailangan search warrant yan. Tingnan niya kung may mga stock ba yan na walang hinibidaya ng buhis. Oo. It's mga smuggled na mga bagay. Mm-hmm. Hindi kailangan search warrant. Enforcement of a custom and tariff law, exception yan ng unreasonable search and seizure. Mm-mm. So, tatlo na. Mm-mm. Right din yung mga coast guard mm-hmm. na papasok sa mga barko, di ba, mga coast guard? Yes. Or mga barko or mga airplane, yung mga ka-up officers mm-mm. sa mga airplane, airport. Mm-mm. So, right nila yan na i-check yung airplane, right ang coast guard na ipasokin ang mga barko, hindi kailangan ng search warrant. Mm-mm. Another, yung tinatawag na in case of insurgency, mga rebelde. Okay. Rebellion. Oo. Rebellion is a continuing crime. Yes. Pag continuing crime, hindi kailangan na search warrant. Oo. Pag rebelde ka, pwede kang pasokin sa bahay ninyo. Oo. Because it is a continuing crime. Mm-mm-mm. Pag continuing crime yan, ibig sabihin kahit wala kang ginagawa, kahit natutulog ka, kung rebelde ka, pwede kang hulihin, mm-mm. pwede kang i-search. Oo, kahit saan. Kahit saan because rebellion is a continuing crime. Yes. Insurgency, mga ganun, mm-mm. continuing crime, mm-mm. ibig sabihin, gumagawa ka ng krimen, so pwede kang hulihin. Mm-hmm. Pwede kang i-search, mm-hmm. okay? Because you are a rebel mm-hmm. in case of insurgency. Mm-hmm. Another, yung mga bombero. Mm-hmm. Enforcement ng fire regulation sa mga building. Mm-hmm. Di ba, pupunta o yung mga DOH. Sanitary. Mm-hmm. Check nila yung mga restaurant kung tama yung pagluto. DOH ba or yung City Hall Health Office. Oo. So, protocols enforcement din. Ng sanitary law mm-hmm. or fire regulation, mm-hmm. hindi kailangan search warrant. Yan. Mm-hmm. Another, ito yung pinakamaganda MJ, Jane. Mm-hmm. Example, si Christmas party. Ayun. Inimbita mo si police mm-hmm. sa bahay mo. Kain mm-hmm. kayo doon, kain, enjoy kayo. Mm-hmm. Tapos yung mga cabinet mo, nakasalamin. Mm-hmm. May salamin. Nakita sa loob ng cabinet, anong nakalagay sa cabinet? Mm-hmm. Puno pala ng shabu. Nako. Mm-hmm. So nakita, plain view. Mm-hmm. Hindi ka lang na-search warrant kasi nakita niya eh. Mm-hmm. Plain evidensya, view. Evidensya na yan. Pag plain view, mm-hmm. hindi kailangan search warrant kasi nakita niya na may mga shabu pala yung cabinet, puno pala ng shabu yung cabinet mo. Oo. So, nasa bahay si police, inibita mo sa Christmas party, tapos doon sa sala ng cabinet mo, yung mga sala na may mga design, uh-huh. tapos
glass ang mga cabinet. Mm-mm. So ibig sabihin makita 'yung sa loob ng cabinet. Oo. Ha? Oo. Yung mga pag nakita puro ng shabu. Mm-mm. Magagamit 'yan na evidence. So pwedeng kunin ni police and magagamit 'yan na evidence laban sa iyo kahit walang search warrant kasi mm-mm. nakita niya. Visual search. On the spot ay kung nakita ng pulis 'yon eh talagang direktang huhulihin. Kunin kunin yung mga gamit, huhulihin ka din. Ayun. Kasi violation yan ng, mm-hmm. ng anti-drug law. Oo, oo. Or ito yung another issue, Jade, yung sa checkpoint. Oo. Di ba yung mga checkpoint mm-hmm. sa mga probinsya, kahit dito sa Metro Manila, mm-hmm. dapat ang gagawin ni police pag checkpoint, visual search lang. Mm-hmm. Ibig sabihin, naka-drive ka, sabihin ni police, katokin ni police, mm-hmm. buksan yung bintana. Mm-hmm. Ang gagawin ni police, may flashlight, tingin-tingin lang, ganun-ganun lang. Visual search lang ang dapat gawin ni police. Hindi ka pwedeng palabasin. Ayun. Hindi ka pwedeng kapkapin. Mm-mm. Hindi pwede yan. Kailangan, o kapkapan, hindi pwede yan, ha? Visual search lang, flashlight, ganun-ganun. O, kumusta? Saan ka ngayon? Merry Christmas. Ganun na, ha? Sa checkpoint to. Yun ang checkpoint na pinag-usapan. Hindi pwede, o, labas ka. Mm-mm. Kapkapan ka, lalo pag madilim. Mm-mm. Delikado yan. Huwag kang lumabas. Bawal yan. Mm-mm. Visual search lang ang dapat gawin ni police. Mm-mm. Pag pinalabas ka, kapkapan ka, violation yan ng right to privacy mo. Ayun. But may exception. Mm-mm. For example, pag katok ni police, baba yung bintana, flashlight, uy, may naaboy siya na iba. Mm-mm. Ang naamoy niya, amoy marijuana. Mm-mm. Oh, pwede kang palabasin. Mm-mm. Kapkapan, i-check yung sasakyan mo. Mm-mm. Kasi sabi ng batas, in case of probable cause in connection of an offense, mm-mm. the police officer or the peace officer has the right to stop and freeze mm-mm. a person. Mm-mm. So yun lang exception. Pero kung wala naman siya naamoy na kaiba, wala siya na amoy na, for example, nag-drive yung isang tao, mm-mm. amoy drugs, I don't know, may amoy marijuana. Amoy marijuana or naka-inom, bawal mag-drive yun. Oo. So pwede palabasin kasi palabasin, tingnan kung lasing ba o hindi. Oo. Pero kung wala, normal situation, nag-drive lang, mm-mm. Eh, hindi ka pwedeng palabasin. Because that's your right to privacy. Visual search lang dapat gagawin ni police. Mm. Eh, ito, attorney, eh, kapag nahulihan ka on the spot yung mga shabu ba, or anything, huh? Yes. Eh, po pwede kang pusasan ka agad? Of course, caught in the act. Caught in the act. Possession of a prohibited drugs is a crime already. O kahit hindi droga, kahit anong bagay. Ako, kung example, ano bagay? For example, cellphone. Oo. Hindi ka pwede hulihin kung nakita lang yung cellphone sa harap mo. Mm-mm. Hindi pwede hulihin dyan. Oo. Investigation. But yes. Kung may hawak ka ng mga bagay na possession itself is already a crime, mm-mm. dapat hulihin ka. Pusasan ka na kagad. For example, baril. Mm-mm. May hawak ka dyan. Mm-mm. Walang lisensya. Oo. Pwede ka hulihin. Mm-mm. May hawak kang drugs. Mm-mm. Nakita ni police because mere possession is already a crime. Mm-mm. Pero may iba naman dyan na possession na hindi matatawag na crimen. Kailangan mo nang imbestigahan. Oh. From Lynn Quaresma, attorney, allowed ba ang mga security guard sa isang subdivision na mag-rekesa sa sasakyan o sa mga sasakyan kapag may violation kahit walang search warrant? Ang pinag-usapan natin dito sa right against unreasonable searches and seizure, mm-mm. this is a protection ng mga private citizen mm-mm. against the government. Mm-mm. How about pag ang nag-search is a private individual? Mm-mm. Security guard. Mm. Like this, may isang kaso, isang yung padala, LBC. Isang LBC, ano tawag? Mga LBC. Oh, padala. Mga padala. Oo. May shabu pala. Mm-mm. Tapos binuksan ng isang staff ng LBC. Mm-mm. Oy, may shabu. Mm-mm. From Manila, from Mindanao, pinadala sa Manila. Manila, oo. Tapos nakita sa x-ray, binuksan ng isang staff ng isang courier. Mm-mm. Oy, ganon. Mm-mm. Is it admitted as evidence? Na wala namang search warrant. Binuksan niya eh. Oh. Admitted as evidence. Bakit? Mm-hmm. Ang right against unreasonable searches and seizure, pinag-usapan natin dito, protection ng mga private individual against the government. Yun. Mm-hmm. But hindi kasama doon ang private individual. Mm-hmm. Ibig sabihin, kung si security guard, mm-hmm. binuksan yung bag mo, ayaw mo, binuksan niya, matigas ang ulo. Mm-mm. Pagbukas niya, puno ng shabu ang bag mo. Magagamit ba yan ng evidence laban sa'yo? Yes. Mm-mm. Bakit? Security guard is a private individual. Mm-mm. Ang pinag-usapan natin when we talk about unreasonable searches and seizure, ang pinag-usapan natin dito, protection ng mga private individual against the agent of the government. Mm-mm. Ayan. Sabi ni Micheline Andong's attorney,
May kilala po ako yung friend ko. Hinalughog po ang kanyang apartment, pati sa sakyan niya. Wala pong nagawa ang friend ko kung hindi pumayag na lang at matakot. Sinasabi nila na meron daw pong silang search warrant, pero wala naman pong pinakita sa amin. Wala naman po silang nakita na kung ano sa apartment ng friend ko. Ano po pwedeng gawin, attorney? Sana matulungan niyo po ako. So sila, baby police officer to. Mm-mm. Bawas lang mag-search kung wala silang search warrant. Kung may, for example, pumasok sila sa bahay ninyo na wala namang search warrant, pwedeng trespass to property, that is a criminal case. Pwede rin niyo if idemanda ng civil case or administrative case para matanggal sila. Kung may nanakaw sila doon, pwedeng theft pag nanakaw. Mm-hmm. Kung alam ninyo, pwede rin mag-file kayo ng replevin, mga possible na mga kaso. So, posible, pag nanakaw ang i-file, admin case, criminal case, and civil cases. Ano bang dapat gawin ngayon? Nakuha na ng isang police officer yung bagay na hinahanap niya mula doon sa accused. Ano naman gagawin nila after that? Kailangan ang gagawin ni police, ang first gagawin ni police, kailangan mag-issue ng resibo. Mm. Hindi pwede na pupunta lang sa bahay, oy, nakita ang shabu, okay, kunin niya shabu, hindi. Mm-mm. Pag kuha ng shabu, gagawa siya ng resibo. Mm-hmm. Resibo, then yung resibo na yan, ibigay sa lawful occupant, di ba may witness doon? Yes, yes, oo. Resibo, ito yung nakuha ko ha, 1 gram of shabu, ganyan-ganyan, kailangan naka-indicate yun. Mm-mm. Para may proper custody of the evidence. So pipirmahan ng witness na so. Ito yung nakuha. Mm-mm. Aside doon, yung resibo na yan, kailangan naka-detailed ang resibo. Mm-mm. Hindi lang pwedeng resibo-resibo lang. Oh. Detailed kung ano nakuha, anong oras, ganyan. Yes, tapos, yung isang copy ng resibo, idikit doon sa lugar. Mm-mm. Kailangan mag-iwan sila ng isang kopya ng resibo para at least mapapatunayan na ito lang nakuha nila during the search. Mm-mm. Yung ano lang ba, yung residente, yung mismong occupants ang mayroong copy noon o yung kung may, iba? Kung may occupant, lawful occupant ang pwede. Kung wala, at least member of the family, like, kung wala, witnesses. Mga media, hindi naman kailangan kasi may mga footages naman. Yes, mga witness, mga mostly mga barangay officers, mga barangay officials, mga tanod, or any barangay resident, kailangan na to witnesses kung wala yung pamilya, so yun ang bibigyan ng resibo. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.